Hi everyone, sa video ito ipapakita ko sa inyo yung kung paano i-reassemble yung door panel ng American Home Washer. Papakita ko rin sa inyo kung paano ito ikabit at iba pang mga pyesa na kailangan natin ikabit dito sa nire-restore natin. Tara po. So guys, ito yung door panel assembly. Tinutukoy natin yung outer part, salamin, and then yung nasa loob para mag-connect yung salamin at saka yung outer part niya. At ito yung door mismo. So ang unang gagawin natin para makita nyo, so ito po, itong salamin na to, mayroon siyang gatla rito, so dapat pwede mong ilagay dito or dito yung part na yun. Maingat lamang kayo sa pag-assemble nito kasi salamin to eh. Tapos yung part na rito, makikita mo itong part na to dapat tumatama dito sa part na yan. Ito dapat yan. So, ang gagawin natin, so ang ginawa ko, nilagyan ko yung support dito, yung vice lanting, para madali siyang ikabit. So pag nagkakabit ka nito, kailangan nakafit na rito. Tapos make sure na yung gatla rito nakalagay. Then ito rin dito. Tandaan mo yung ganito. So guys, ito na ikabit na natin. Lalagyan na lang natin ng screw. So sa pagkakabit nyo nito, make sure na yung handle dito mayroon siyang puwersa. Kasi pag walang pwersa to, hindi mabubuksan. Mag-i-error. Ay, ang ibig ko sabihin ng pwersa, ito, mayroon siyang tension. Ayan o. Dito, sa paba, hindi nakamaluwag. Saka dito, dapat may lock siya, nakakapit ng gusto. May clip naman to sa noob. Ayan, so i-push lang natin maigi. So, lagyan natin ng screw. Actually, madali lang ito ikabit. Kailangan, check nyo lang maigi na tama ang inyong pagkakabit. So, anim yung screw nito. Masyadong maigpit, baka mabasag yung plastic, kasi plastic lang itong nasa harap, itong nasa niya. Ikabit na natin.
Ayan guys. So ganyan ang orientation niya. Ipit yung aking upuan. So yan ang itsura niyan guys. Kakabit naman na itang pakita ko sa inyo itsura niya. So kakabit naman natin siya sa unit. So guys, na-assemble na natin yung pinto. Ikakabit na lang natin dito. So bago ikabit yung pinto, kailangan ikabit muna natin yung heater at i-connect yung kanyang mga wiring. Pati na rin dito sa drain motor. So ito is para sa drain motor sa likod, i-connect natin ito. Kung hindi nyo pa, hindi nyo alam may wiring diagram sa likod, pwede nyo gamitin mo. O kaya litratuhan nyo lang bago nyo tanggalan. So sa case ko, alam ko na kung saan ko ilalagay. Then, itong pressure switch, lagyan natin ng screw dito. Nakalagay dyan, dyan nakalagay. Make sure na lahat ng tinanggal natin, ibalik natin sa original na pagkabit niya. Ito sa ground ko dito. So yung heater, itong heater na to, puno to ng scale. So ang ginawa ko para matanggal yun, binabad ko siya sa delimer, scale removal. So tinanggal ko to at binabad ko siya ng isang gabi. So, kinaumagahan, nilinis ko, natanggal na siya. Mahalaga na wala itong mga scale para mabilis uminit yung tubig dito. So yun, papasok lang natin to yun sa dulo. May lock yun na naka-auxin na ganun. I-push natin. Minsan matigas. Yun. Minsan naman, madali lang. Make sure. Tapos mayroong yan eh. Ito. Screw. Screw natin. Ilagay natin yung make sure na nakalagay maigit. At alam, mayroon pala itong CD. So make sure na nakalagay siyang maigit. Ito, screw to. Itong pula dito ng ground, control dito, and then yung protect dito sa kanya. So yun guys, ganyan lang kung paano siya ilagay. Makikita nyo. Kung hindi kayo sigurado, bago nyo tanggalin ito, picturean nyo muna para pagbabalik, alam nyo kung paano lagay. Tapos, ito yung ground dito. Tapos ito yung sinasabi ko kahapon na dapat mayroong lock dito. Kakabit din ito natin. So yun guys, ang pagkabit nyan, sa pinto, ganun din ito pakita ko sa akin.
Yun guys, naikabit na natin yung mga wirings, naayos na rin natin dito sa gilid, yung sa heater, ito sa heater, and then sa drain motor, and then itong sa door switch. Lagi lang muna natin dyan, tapos kakabit natin yung kanyang pintuan. So, paano ikakabit yung pinto? Yung pinto, mayroon ditong slip sa dalawa. So, may dito, mayroon itong ganyan. Ganyan ang orientation yan. So, mayroong pwedeng sabitan dito sa loob. Sasabit natin dito. Sabit siya. So, kita nyo yung plastic sa loob. Yung wire. Masin natin ito dito kasi ano sa loob. So, yan. Ito wala yan. Guide lang yan na dapat nasa taas siya. So, paano ngayon ilagay ito dito? Bago niya ilagay ito, yung door switch kanina, ilagay muna natin dito. Nakalagay siya mahigit. Tapos lagyan ng lock. Screw. Tinanggal nyo na screw, dapat yun din ang babalik. Saka natin ngayon ko ilagay dito. So, paano siya ilagay? Ito, pasok lang dito. Make sure na nakapasok siya. Nakakapit. Kasi pag hindi siya nakakapit, yung tubig pwedeng lumabas dyan. Mababasa dito. Kaya siguraduhin na ito ay nakakapit paigi. Double check nyo. Ngayon pag nakakapit na yun, mayroon siyang spring. Yan. Pang lock. So yung spring na to dapat dito sa 6 o'clock. Yan. Unang kakabit dito sa taas. Dito sa baba, i-guide. Yan. Sarado. Yun. So, yun ito. Ilock naman natin ngayon sa baba para hindi siya gumagalaw-galaw.
yun ngayon ang kinabit nating pinto. And guys. So, ito ngayon guys, yung naikabit natin na pinto at saka yung sa component sa loob. So, malapit na siyang mabuo. Sunod na araw naman, kakabit natin yung control, wiring, and then finishing. Tapos bukan na natin siya kung paano gumana. So, ito yung itim na pininturahan ko. So, guys, thank you for watching. Salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Napapatuloy po kayong manood ng mga videos at tuturuan ko po kayo kung paano tuturuan ko po kayo ng mga tips kung paano umayos ng washing machine o magayos ng washing machine at saka yung mga error code niya kung paano natin mare-resolve yon. Tuturo ko din yung mga function ng bawat piyesa na ito. So yun guys, salamat. Thank you for watching and please like and subscribe. Bye-bye.